The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Merciful Jesus.
You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, world. Welcome once again to At the Hour of Three on our fourth season already. And again, we would like to thank each and every one of you to, who have been watching with us, who have been sharing our posts. And please continue to like, follow, and share our program so that more and more people would be aware of the messages of the mercy, and that more and more people would be able to follow us and not and hear the messages of a lot of our priests, religious, bishops who are here to teach us or to enlighten us or to guide us, especially to the path towards the mercy of Christ. This afternoon, I am not alone. I will be accompanied by one of the lay coordinators also of Divine Mercy because Georgie is still not here. Hi, Georgie. We miss you already, so hopefully we will be able to go on board next week. So before I go any further, I'd like to recap what happened last week. No, last week we had a guest, Father Nilo Makapinlak of the St. Joseph Parish of Edmonton, Canada. Yes, I'm sorry, St. Stephen Parish of Edmonton, Canada. He had a powerful recollection also all about the Divine Mercy and its relevance to the Lenten season. But what really amused us, and we're very, very thankful for, to Father Nilo, was that when before we were able to end the program, he pala made a blog about At the Hour of Three. He was so inspired with the title program of At the Hour of Three. He made a very long blog on what has happened at the Hour of Three. And if you're following our page, you would be able to read the contents of the blog that he made. So, and we would like to thank Father Nilo for this because you really inspired us and you really gave Georgie and I a reason to really go on, no? Because the title itself is an inspiration given to us by God. He didn't want it to be called Divine Mercy Hour or anything. He specifically said At the Hour of Three. And Father Nilo Makapinlak truly made the confirmation by giving us a long blog about the title of At the Hour of Three. So again, we would like to greet a lot of our greeters, no? I saw Vivian Season. Hi, Vivian. Thank you so much for watching. I saw later I will be naming names because I can no longer see it from my other gadget. But this afternoon, we are still going into Lenten recollection. So we would like to give you another powerful sharer. But before that, I'd like to welcome in my co-anchor. She was so kind to accompany me this afternoon, all the way from General Luna, Quezon, our sister and lay coordinator of the Divine Mercy, Miss Lilibeth Nieva Quintos. Hi, Lilibeth. Mukhang wala kang cam. Nako, na-frozen. Magre-reset ka na lang. Okay, so ito talaga yung maging problema sa mga internet-driven streaming program, no? But we would like to ask Lilibeth to reset everything so you would be able to come in. So anyway, our guest, I wanted Lilibeth to be the one to introduce, so we just wait for her
for a while. This afternoon, I was blessed to be able to attend virtually burial mass and the actual burial that I can we can see virtually. A dear friend from Davao City, the reason why I would like to specifically mention her because I know she's a friend to also a lot of Divine Mercy devotees. She herself being a devotee of the Divine Mercy. And I would like to ask everyone to drop a little prayer for Miss Rose Sonora, who was buried this afternoon. And of course, I also would like to ask you to pray for the eternal repose of Monsignor Borlasa. He was my spiritual director when the Lord called me to the Divine Mercy way back 1991. Without Monsignor Bonnie, I could have had a difficult time really accepting that a special role was given to me at that time. He was so patient with me, and I'm sure with the others also, that he carried on his role as our spiritual director. I regret to say that he died, I think, 29. And he was 82 years old, I understand. So eternal rest granted to him, O Lord. So we commend to you his soul, the soul of Monsignor Bonnie, as well as our co-devotee, Rose Sonora. And you're back. Lilibet, nakamute ka. Wala. Okay. Hi, Lilibet. Yeah. Ah, hello. You're... Hello. Nakamute ba? Hindi na. Okay na. So good afternoon, everyone from the diocese, from our diocese of Gumaca, and to all viewers of the Hour of Three. And sa awa ng Diyos, nakabalik ako. So sa awa ganon ng talaga Diyos. Pag ano, ganon talaga ang live stream. Challenge talaga palagi, 'di ba? Oo nga eh, oo. So introduce ba natin na ang ating recollection master for this afternoon? Siguro before and mo i-introduce, I'd just like to say good afternoon to Loretta Juarez. Salamat na palagi ka talaga nagsusuporta. Of course, Ima Alfon, welcome back to the Philippines, Ima. So, kagarating lang dito galing Australia. And Jovi Perez of El Shaddai, Batangas. Good afternoon, Jovi. And I know I said I saw Vivian Season and a lot more, so thank you once more. So Lilibet is the lay coordinator of the Divine Mercy in Divine Mercy Prayer House in Gumaca, Diocese of Gumaca. Under the Diocese Divine of Gumaca. Mercy Place of Prayer from the Diocese of Gumaca. Ayun, ang haba kasi hindi ko napupulupot na yung dila ko kung alin doon ang nauuna, no? And if you remember, Lilibet was one of our early guests also, which she made a testimony, and now she's a co-anchor. Twice na ito na pina-anchor namin si Lilibet, so inaabuso na namin siya. Actually, she anchored two episodes where we featured Gumaca. And then now, she's also with me here because our guest is an important person in her life, in the life of the Divine Mercy in Quezon. So Lilibet, maybe you can just take off from there and introduce our guest. Our recollection master for this afternoon is a very supportive person from the Diocese of Gumaca. He is Bishop Victor. And I first met Bishop Victor when he was first appointed as bishop. Pumunta kami sa Bataan, sa Balanga, Bataan. So I have not talked to him personally, but by the grace of God, I met him again during the World Apostolic Congress on Mercy, the Divine Mercy Shrine in Marilao, Bulacan. So alam niyo, this afternoon, napakaganda ng kanyang topic for this recollection. And while pondering on it, on the title, sabi ko napakalalim. And for us to understand, we really have to have a very deep prayer life. And our bishop is, I have not heard about his prayer life, but the
fact that I have been guided by him since, I think, late part of 2018 up to today, or 2019, I cannot remember exactly, but by the grace of God, he guided me for several years now. And let us hear from Bishop Victor, our bishop from the Diocese of Gumaca. So when he was appointed bishop, his first assignment is the Diocese of Gumaca. Sabi nga noon sa Balanga nung umattend kami, ang mahal naman daw ng kabayaran. Kasi noong araw daw, ang diocese namin nagpapadala ng mga pari yata o seminarista sa Balanga, sa diocese ng Balanga. Pero ngayon, ang mahal ng kapalit kasi ipinapadala ng kanilang diocese ang kanilang bishop. First appointment ni Bishop Victor ang aming diocese, Diocese of Gumaca. So, my dear devotees, Divine Mercy devotees, pakinggan po ninyong mabuti ang mga sasabihin ng ating bishop, pinakamamahal na bishop, Bishop Victor Ocampo. Pwede na natin siyang pakinggan. Can we play the video? Isa pong maligayang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig, mga deboto ng ating Divine Mercy, ang at the hour of 3, ang ating Sister Ida at Brother Joel na kilala ko, manasan sa Bataan, ay kami ay nag-serve sa Bataan at nakikita ko si Brother Joel noon na siya ay seminarista sa UST, kasama ng isang taga-Bataan din, Father Joel Jimenez, at sa makabilang buhay na siya. Sila daw ay valedictorian at salutatorian, si Father Joel Jimenez, doon sa kanilang high school. At kay brother, kay sister Lilibet, na naging daan para sa pagsasalita kong ito sa ngalan ng ating Panginoon Jesus, at si Father Ben Soleta ng Divine Mercy Hermitage, ang isang pilgrim center dito sa aming Gumaca Diocese. Pero yung kanilang lugar ay para sa mga hermits na bubuhay sa na nag-iisa sa kanilang mga kubo. At ganoon din si yung classmate, Father Oscar Leanyo, na nandoroon, piniling doon na mabuhay pagkatapos ng kanyang retirement. At ako po ay nagpupuri at napapasalamat sa Diyos na nabigyan ng pagkakataong ito para maglingkod sa hinggil sa aking nalalaman sa panahon ng Kuwaresma. Ito po ay paghahanda para sa pinakadakilang kapistahan ng ating Panginoon Jesus at ang ating simbahan. Noong una, ito lamang po ang pista ng simbahan, ang muling pagkabuhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, di yung mga santo at santa at ang mga ibang mysteries sa buhay ng ating Panginoon Jesus ay idinagdag na. Lalo na itong pinakabunso na kapistahan ng ating Panginoon Jesus, ang Divine Mercy sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. At yung kanyang pagtatanghal sa ating simbahan ay isang kaakit-akit o kahanga-hangang pangyayari, sapagkat yung pong Divine Mercy ay 1931 pa nagpapakita ang
Napapadama ang ating Panginoon Jesus kay Saint Faustina. Pero nung inilakad ng kanyang arsobispo sa Roma para ito ay kilalanin, natakluban daw ng Vatican II. Yung pagdiriwang ng Vatican II ay naisantabi itong proposal na gawing Peace of the Universal Church. Pero pahanga-hanga yung mga nangyari sapagkat yung pong arsobispo ngayon ay naging papa 1978 at noon ay yung natabunan ng mga papeles ni Saint Faustina ay hinukay muli at pinag-aralan hanggang sa unang kapistahan 2001 ang Divine Mercy celebration. At inisip ko siguro si yung Arsobispo Boitia ay idinalangin ni Saint Faustina sa ating Panginoong Yesus, Divine Mercy, na gawin siyang Papa para siya na ang lumakad sa kapistahan ng Divine Mercy. Ito ay isang halimbawa sa mga miracles ng Divine Mercy na ating pagninilayan. Talaga naman itong Divine Mercy ay nagpapadama sa atin, lalo na sa panahong ito ng yung ating gospel ng nitong linggo, ang alibughang anak na nagbalik loob sa ama at buong-buong tinanggap ng kanyang ama ang nagsising alibughang anak. Di ngayon po ay isang pagkakataon nito na ako ay magpaliwanag hinggil sa isang tema ng Kuwaresma, na dahil nga pagkatapos ng Kuwaresma ay nagsasaya tayo itong kakibat na mga sinabi ng ating Panginoong Hesus hinggil sa pananalangin, pagpapakasakit, at pagtulong sa mga mahihirap ay mga prinsipyo ng Kuwaresma. Ay dahil nga tapos na yung Kuwaresma, mayroong isang tema na nakakaligtaan ituloy doon sa ibang panahon ng simbahan. Yung pong pagtulong ay yan ay ginagawa ng marami. Pero isang tema ay itong pagpapaimbabaw na sinabi ng ating Panginoon Yesus na pag-ingatan ang gawaing pagpapaimbabaw o pakitang tao lamang. Kaya ito ay ating nadinig noong Miyerkules ng Abo, yung Ebanghelyo. Sinabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya yun po, isang aspeto nitong Kuwaresma ay pag-iingat sa mga paghahanap ng papuri. Pagpaparangal dahil sa ginawang mabuti sa kapwa. At yung verse 3, sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Ito ay sa English, but when you give to the needy, do not let your left hand
know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, nakalihim, nakatago. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Dito yung gantimpala. Ang Diyos pala ay nagmamasid sa atin at nagbibigay ng gantimpala. Kailan? Pwede rin dito sa mundo, habang nabubuhay tayo, ibibigay yung gantimpala. O kaya doon sa langit. Sa karunungan ng Diyos, siya na ang nagpapasya kung kailan ibibigay ang gantimpala niya para sa mga sumusunod sa kanya. Ito ang aking tema hinggil sa Pakitang-tao at Pagpapakumbaba. More on the Pakitang-tao na aking tatalakayin. Ang salitang Pakitang-tao ay ginagamit sa English yung hypocrites. Yung hypocrites ay isang original actor or a stage player. At yung mga ito ay noong pang Greek theater ito. Only men who impersonated with masks both the male and the female roles in Greek plays. And with their body motion and their voice, they turn the words of the text, yung drama, into action. Kaya yun po yung Greek drama nung panahon na yon. Di mga artista pala ito, hypocrites. Maaring nung sigabitin ito ng ating Panginoon, hindi ito pagtutuya. Kasapagkat yung artista ay sikat na tao. Meron siyang karangalan. Yung mga artista kuminsan ay nagiging kandidato at nananalo, kilala ng mga tao. At president ng Ukraine, isang Hudyo, pero siya ay isang artista. Kasi Lesinski, siya pala ay actor, kaya siya ay naging pangulo. Ewan ko kung siya ay natutuwa ngayon o nagsisisi sa pagkapangulo dahil nasa krisis sila ngayon. Siya ay hindi pwedeng mag-artista pagdating ng pagharap kay President Putin. Yun ay isang artista noong panahon ng ating Panginoon Jesus, maaring hindi ito pagtutuya. Pero anong nangyari sa paglipas ng panahon? Dahil nga yung hypocrite ay interpreter from underneath. Yun ang etymology. Interpreter from underneath. Siya ay nasa ilalim ng isang malaking maskara para ipahayag yung nakasulat sa drama. Maaaring yung umiiyak, nalulungkot, o nagsasayaw, natutuwa. Yung emotion ay papakita niya. Maaaring yung panahon na yon na sinabi ito ng ating Panginoon Jesus, ito ay lambing na sinabi niya. Kayo, nag-aartista kayo. Kaya lang, pagdating sa atin ay pagtutuya na sa mga mapagpaimbabaw. Tayo ay galit sa mga hypocrites, ng mga nagkukunwari. Nagpapakita na sila ay masaya pero sa loob ay galit. Pagkaharap mo,
pagtalikod, kung ano-ano ang sinasabi sa kasiraan mo. Ha? Eh, ngayon, yung ating tawag hypocrite ha? Sa mga ganito pagtutuya. Pero kung isipin natin, sa sales, kapag ikaw ay sales lady, kailangan kahit na may masakit ang tiyan mo, nakangiti ka. Kasi nagbebenta ka ng mga damit o pagkain. Pag sinabing kumusta, kahit na masakit ang ngipin mo, sasagot ka, okay, masaya ako. Di, yan ay conventional naman. Ha? Hindi ito pagsisinungaling, ha? Hindi pagkukunwari. Yung pagkukunwari na ating nalalaman sa religious na ito ay yung mga naghahanap ng karangalan na sa kanilang pagtupad ng mga tungkulin sa Panginoon. Na uhaw sila ng affirmation. Na sila ay naghahanap ng papuri. Kilalanin sila. At yung mga ganitong paghahanap ng papuri, iyan ay natural. Nung tayo ay mga bata, meron tayong pinapakita sa ating mga magulang, tatalon, o yung ating project, pinapakita para ma-affirm tayo. At napakahalaga yung affirmation sa mga bata para sila ay merong motivation na mag-aral ng mabuti. Gawin yung kanilang project na maayos, yung kanilang mga assignments. Kaya lang kung minsan, masyadong demanding yung parents pag pinakita yung card, 90. Wow, 90. Pero pagkakita ng na magulang, 90 yan. Pero yung cabinet mo, ang gulo-gulo. Tingnan mo nga naman yun. Ano? Nasisira yung kanilang disposisyon sa masyadong kahigpitan na mga ganito. Paghahanap ay kung minsan nawawalang gana ang taong kabataan. Kaya may mga nagpapakamatay. Alam niyo yung sabi ng tatay sa anak, anak, ikaw pala ay mag-exam ngayon. Opo, tay. Tandaan mo, kapag ikaw ay bumagsak, huwag na huwag mo akong tatawaging tatay. Ang bigat ng banta na yun. Ano? Di, nang hapon, umuwi si anak. Tanong ni tatay, o anak, kumusta ang iyong examen? Sagot ng anak, masama pare. Hindi na tumawag ng tatay. Ano? Dahil yan ang sabi, masunurin eh. Yan ang sabi ng kanyang tatay. Yung tayo sa yung kabataan ay naghihintay ng affirmation. At yung mga may edad na, mga adults, naging kaugalian natin yung mga awards, lalo na sa contest, yung Olympics. Di nag-practice ang mga yan. Para makaset ng record o higher record na yung Olympics sinasabi higher yung pagtalon na faster na pagtakbo at stronger yung pagbubuhat ng mga kilos na ito mga barbell di salamat na lamang meron tayo first time si Heidelin Diaz, the first Filipino to win gold. Siya ay ating ikinararangal. At siya pala ay sergeant doon sa Army. Natuwa yung Army. At sa tuwa nila ay binigyan siya ng gantimpala na promote siya. Siya ngayon ay tinatawag na Captain Barbell. Di, joke lang yan, joke. Di, itong mga pagbibigay ng award ay mga incentive para magpatuloy ng pagsusubikap sa pinakamataas at pinakamabuting kalagayan ng buhay
Kaya yung mga paligsahan na yan, eh may sariling kalagayan, may sariling gamit sa ilang sektor ng ating buhay. Ngunit ang mga ito ay pumapasok kuminsan sa buhay relihiyon, sa ating pagsamba, sa banal na misa, kuminsan na nagbibigay din ng papuri at karangalan. At ito ay aking napansin, doon pa sa Bataan. Ako ay galing sa Bataan as parish priest. Kaysa rin ako sa mga nagpapasalamat sa nag-serve, kumanta, yung altar boys, acolytes, pinasasalamatan ko mga ito. Pero natuklasan ko isang commentary ni Pope Benedict sa kanyang aklat na The Spirit of Liturgy. Noong 2010 ay napag-isip-isip ko na ito. Ang sabi ni Pope Benedict doon sa aklat niya, bakit tayo magpasalamat sa mga naglingkod sa altara kung ihambing natin yung kanilang ginawa doon sa ginawa ng Diyos? Walang palak ang ginawa ng Diyos na laki doon sa ginawa ng mga servers. Ang ibig sabihin, nakakaligtaan natin yung misa ay para sa Diyos. Papuri sa Diyos yan, sapagkat yung pinakadakilang ginawa ng Diyos ay pinagdiwang natin sa banal na misa, ibigay ang kanyang sariling anak para sa kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At bakit natin pasasalamatan yung nag-serve, yung dakilang ginawa niya, gumising ng maaga, o yung lector, maaaring nag-practice niya. Yung acolyte, siguro hindi na pinapractice yung pagkukuminyon, ano? Napakadali niya. Yung dihis ng maganda, maayos. Kung ihambing naman natin doon sa ginawa ng Diyos, ay walang laki. Hindi lalaki yung kanilang ginawa. Kaya, sabi nga ni Pope Benedict, bakit tayo magpasalamat sa misa sa mga taong ito na nag-serve? Yung misa ay para sa pagpupuri sa Diyos. At nandoon, inawit pa rin natin, all glory and honor are yours, Almighty Father. Lahat ng kapurihan. Bakit pinasasalamatan yung mga nag-serve? Yan nga ay aking napag-isip-isip. Pero nung ako ay nasa Bataan, hindi ko alam paano gawin yun. Nakikigaya ako sa iba. Pero naging bishop ako dito sa Gumaca, nagsimula akong implement ito. Alisin yung pagpapasalamat. Medyo nahirapan. Nahirapan ako sapagkat yun ay kostumbre ng mga tao. Magpasalamat sa mga donors. Pag hindi napansin, nakakatakot. Baka hindi na sila magbibigay muli. Kaya yun ay isang ginagawa ng ating mga numuna sa atin. Pinapalakpakan yung mga donors. Yun ay mukhang salungat sa sinabi ng ating Panginoon Jesus. At dito sa Lucas Evangelio, ito ay sinasabi ng Panginoon yung isang talinghaga ng utusan galing sa bukid. Pagdating ba niya, siya ba ay pinagahayinan ng
kanyang amo? Hindi. Bagkus, sasabihin pa niya sa napagod na utusan na ito, ipaghanda mo ako ng pagkain at habang ako'y kumakain ay paglingkuran mo ako. Tapos, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang utusan? Hindi. Sasabihin ng utusan, kami ay mga utusang walang kabuluhan. Ginagawa lamang namin ang aming tungkulin. Luke 17 verse 10. Kaya, ano ang kahulugan nito? Hindi, sabi ng Panginoon, kung kayo ay maglingkod, huwag kayong umasa na pasalamatan. Kaya, hindi, ganito nga ba ang gusto ng ating Panginoon? Yun ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong umasa na pasalamatan. Yung hindi nakakaalam nito ay nagagalit kapag hindi pinasalamatan ng isang nagbigay o yung binigyan niya ng tulong. Sasabihin niya, nagreklamo, hindi man ako pinasalamatan. Hindi niya alam yung sinabi ng ating Panginoon Jesus, huwag umasa na pasalamatan. Yan ay pinagnilayan ko at sa aming ngayon mga big celebration, yung ordination. May na-ordain na bagong pari, si Father Engelbert Marquita, Father Alex Malabuyo. Sa kanilang mga ordinasyon ay nagpaliwanag ako. Umihingi ako ng pamanhin na pinalis ko yung listahan ng pasasalamatan. Sapagkat sinabi ko yung Matthew 6, yung kapag nagbigay tayo ay huwag ipaalam sa iba. Upang ang Diyos lamang ang nakakaalam at siya ang gaganti sa inyo. Meron pang sinabi ang Panginoon, kapag ikaw ay pinarangalan dahil sa iyong binigay, wala na kayong tatanggaping gantimpala. You are paid in full. Wala lang ibibigay si Lord sa inyo. At sa katunayan, kapag tayo ay mag-donate, tutulong, yung Diyos ang nagbulong sa atin kung ano ang itutulong natin sa Kanya. Kaya, ang mga itinulong ay ibinulong ng Diyos sa inyo. Naniniwala ba kayo doon? Kayo ba ay nakikipag-usap sa Diyos hinggil sa kung ano ang inyong ibibigay? Kung hindi kayo nakikipag-usap sa Diyos, kailangan baguhin na ito, yung inyong buhay. Magtanong kayo kay Lord, kung ano ang inyong ibibigay sa pangangailangan na tulong. Siya ay bumubulong naman sa atin kung ano ang ating itutulong. Sa mga tuwid, siya ang Diyos ang pasasalamatan noon sa mga bigayan na ito. Ang pinakamahalaga, sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, huwag ipaalam ang kabutihan ginawa upang ang Diyos Ama ang gaganti sa inyo. Ngayon ay meron akong napapansin, ay kuminsan nga ay mahirap man sabihin, mga pari mismo ang nagpapairal ng ganitong pagkilala sa mga nagbigay. Kaya hindi siya nakaayon sa Ebanghelyo. At ang formation ay binibigay ay salungat sa Ebanghelyo na sinasanay mga tao na tumanggap ng karangalan sa kanilang ibinibigay. Mano nang sa lipna ito ay gawin ay ipaalam ang nais ng ating Panginoon Diyos
ang gantimpala ay ibibigay ng Panginoon Diyos sa mga itinulong na lihim. Ayan, yung ating pasasalamat ay ito ay ating kaugalian. Ang ibig sabihin ng salamat sa Ingles, thank you. At yung thank you ay galing daw sa salitang think. Isipin ko, tatandaan ko yung ginawa mo sa akin. Di, ang ibig sabihin ay gagantihan yung ginawa niyang kabutihan. Pero hinggil sa pagganti na ito ay sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon Jesus, kung ang iyong minamahal ay yung nagmamahal lamang sa iyo, ano ang ginawa mong higit? Ginagawa din yan ng mga makasalanan. Kaya ang kaisipan ng ating Panginoon Jesus ay sa halip na gumanti doon sa gumawa nito, ay ipasa sa iba. Kaya maganda yung isang programa sa television, tulong mo, ipasa mo. Hindi mo ibabalik doon sa nagbigay, kundi ipasa sa iba. At yun ang espiritu ng ating ebanghelyo mula sa ating Panginoon Jesus. Katulad ng mga paghahanda ng pagkain, paghahanda ng salo-salo na sa halip na anyayahan mo yung kapatid, mga kaibigan, ang mga ito ay aanyahan ka nila at pagkatapos nagantihan ka nila. Pero ang anyayahan mo ay ang mga pulubi, pingkaw, bulaga, hindi sila makakaganti sa iyo. Kaya ang Diyos Ama ang gaganti sa iyo. Ito ay isang uri ng generosity na kapag nagbigay ka, huwag kang aasa ng kapalit. Ito ang sinabi ni Saint Ignatius, to give and not to count the cost. Ang paghahanap ng karangalan para sa ginawang mabuti ay natural. Natural yan. Ma-appreciate ka. Pero sa may pamamaraan na ito ay ating mapigil sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan ng pagiging mulat sa Diyos Ama. Kasi doon sa mga sinabi ng ating Panginoon Jesus sa chapter 6 na ito ng San Mateo, ay binabanggit niya ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang gaganti sa iyo. At kaya tinuturo nito na maging mulat tayo sa Diyos Ama na nagmamahal sa atin, nakikita ang ginagawa natin, lalo na yung mga mabuti sa lihim. At siya ang gaganti sa atin. Ang pananalangin na ito ay tulad ng Our Father. Ito ay isang pagkikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay nagmamahal sa atin at inahangad natin sa panalangin ng Ama namin na tayo ay makasunod sa Kanya. Mapanatili natin yung ating ugnayan bilang mga anak niya. At sa ating sa buhay ng ating Panginoon Jesus ay pinakikita ang malalim na relasyon niya sa Diyos Ama. Doon sa krus, sinasabi niya, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung relasyon niya sa Ama ay malalim. Lalong-lalo na kapag siya ay nakadadama ng mga tukso na magalit o maghiganti. Doon sa nung bata pa siya, kaya nasa isip na niya yung Diyos Ama. Nung siya ay hinanap sa templo, sinabi niya sa kina Mama Mary at Saint Joseph,
Hindi ba niyo alam na dapat kong asikasuhin ang mga bagay ng aking ama? Kaya bata pa mulat na siya sa Diyos Ama. Sa pagturo ng ama namin, nais niyang magkaroon din tayo ng relasyon sa Diyos Ama. At yung pinaka-ebanghelyo o kwento na nakamit ng ating Panginoon ang kasiyahan sa piling ng Diyos Ama ay sa Transfiguration. Nung siya ay nananalangin, doon nagsalita ang Ama. Ito ang pinakamamahal kong anak dahil ito ay masunuring anak. Ako ay nalulugod sa kanya. Di doon ay itinuturo ng Ebanghelyo yung kasiyahan ng ating Panginoon Jesus na nagmumula sa pagtingin ng Diyos Ama. Itinuturo ito nito sa atin na kailangan pagtibayin natin yung relasyon sa Diyos Ama para yung hinahanap nating affirmation, mga pagpalakas, lalo na sa gitna ng mga pagsubok, ay manggagaling sa Diyos Ama. Katulad ng naranasan ng ating Panginoong Jesus, yung katuwa na, yung tuwa ng Diyos Ama sa kanya ay nagbigay ng lakas para pasanin niya ang krus hanggang sa kamatayan. Dahil nalulugod ang Diyos Ama sa kanya. Di gunit merong isang mahalagang bagay. Ito ay ang pagiging masunurin na anak para makamit natin yung tuwa ng Ama sa atin. Di pagtibay natin ang kaugnayan sa Diyos Ama at sumunod tayo sa kanyang kalooban. Salamat po sa pagkakataon na ito. Wala. Okay, can you hear me loud? Yes. Okay na. Nag-automatic mute eh. Maraming salamat, Bishop Victor Ocampo of the Diocese of Gumaca, Quezon. Alam mo, Lilibet, nung first time ko nakuha yung video, hindi po siya masyado pang napansin na gano'n siya kalalim kasi nagtitesting pa lang ako. In fact, kanina, meron pa lang portion na corrupted, no? Pero sabi ko sa technical, huwag putulin kasi ang ganda talaga ng mensahe. Total ang audio naman tuloy-tuloy, na corrupted lang yung portion na yan. No? So, ang lalim pala ng mensahe niya na napatigil ako imbis na kung ano-ano pinagagawa ko at the back, bigla akong tumigil at nakikinig. No? So, ano, bago, Beth, before we make our comments, I'd like to acknowledge some of the people who are watching. No? Banggit ng banggit si Bishop sa Bataan. Sabi ko, namimiss ata ni Bishop Victor sa Bataan. So I'd like to acknowledge some people in Bataan. I'd like to acknowledge Josie Manasan. Also, Doctora Lilibet Choson. And sino pa ba yung nasa Bataan? Len Albano, taga Olonga po. At maraming taga Bataan na nanonood. Maraming salamat po at sinusundan nyo. Lalong-lalo na si Bishop Victor, no? I'd also like to acknowledge yung mga taga-Davao. Ay, dalawang Dominican sisters are with us, no? Sister Marifis Simon, a Dominican sister, pero nandito na ito sa Manila. At saka si, I think this is Sister Flory Fes Bihod. So, maraming salamat po. And then I saw also Tita Rosy Lopez. Siya yung head ng Divine Mercy in Mati, no? So, siya yung second guest natin sa At the Hour of Three. Tita Rosy, maraming salamat. And also Terry Jane Discalzota. Wow, a volunteer in prison service. Wow. And then we have Anthea Saniel from Manila, Philippines. Alam mo ba, lumalaki yung ating engagement sa Manila, ha?
Naso-surprise ako kasi nakita ko talaga siya last week. So maraming salamat po sa mga tao from Metro Manila. I'd like to acknowledge Doc Gary Sanchez. Kaibigan siya ng mga taga Talk Life Channel. So maraming salamat po, sir. And then EJ Domingo from Davao City. Salamat po. Maraming taga Davao na nanonood sa atin. Brother Lloyd Dave Villaflor from Cavite. Maraming salamat. Mga katropa ito ni Cynthia, no? And then King Nathaniel Intienza from Gumaca, Quezon. So welcome mga taga Gumaca. And then we have Marisa Sahulan Lacote from Nabunturan. Wow! Ang layo pala ng inaabot natin. Sally McBride, alam ko ito taga Davao. Enriquita Palo, Davao also. And of course, Joby Perez. Maraming salamat. Beth, your thoughts on the talk ni Bishop Victor? Alam mo, naiiyak ako sa mga sinabi ni Bishop kasi totoo yon. Ang dami ko kasing karanasan na, yun na nga, di ba, bilang tao, umaasa kang magpasalamatan ka. Pero, grabe, sabi nga, marami akong notes, kagaya yung pasasalamat, thank you, ang ibig sabihin ng thank you, tatandaan ko ang ginawa mo sa akin. Kulang na kulang yung panahon para ibahagi ko yung aking reflection sapagkat totoo yung sinabi ni Bishop Victor na kailangan nating magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Yung ugnayan sa divine, para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos, kailangan natin ang mga sakramento. Yun na nga yun sa divine mercy, yung blood and water. And damang-dama ko sa mga pangyayari sa aking buhay. Sabi nga ni Bishop, magtanong ka sa Diyos at ibubulong sa iyo ng Diyos ang sagot. Talagang totoong-totoo na naranasan ko yan 2 weeks ago. Kasi may binanggit na ako kay Bishop. Bishop, ito na po yung talagang idodonate sa diocese. Pero talagang nung nasabi ko yun, parang hindi ako masaya. Kasi parang gusto mo lang tumupad. Gusto mo lang mag-come up. Pero tama siya. Sabi ko, Lord, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung decision ko? Until I was led to our architect. And sabi niya, tita, dapat ganun. So, at si Father Ben, nabanggit nga ni Bishop, si Father Ben, talagang yung ugnayan niya sa Diyos, sa Divine Mercy Hermitage, ay talagang kitang-kita ang kanyang kabanalan dahil sa kanyang ugnayan sa Diyos. Si Father Ben, nakikita ko lagi hawak-hawak rosary, dasal ng dasal. Tapos nung last week, bago ko umalis, sabi niya, ate, nga pala, malapit na yung Holy Week, kailangan natin ng Santo Entierro, kailangan natin ng Nazareno. Sabi ko naman, yes, Father, hahanap tayo. Gagawa tayo ng paraan. So, tama din yung sinabi ni Bishop na tatandaan ko yung ginawa mo, gagawa ng paraan ang Diyos. Alam mo ba, nasabi ko sa iyo, nagpunta ako sa island, sa Alibihaban Island. Last week, may nakilala ako doon. At sabi niya, gumagawa siya ng image, ng mga image. Tapos, nagkita ulit kami nung anak niya. Sabi ko, alam mo, kailangan namin ng image ng Santo Entierro. Haba, right there and there nung isang araw ipinakita sa akin. So totoong ang Diyos, kung kunyari hindi, kagaya ni Father Ben, ako natututo na ako sa paglalagi ko sa Divine Mercy, natututo na ako sa pamamaraan ng Diyos. Dahil nga, sa sinabi ko dati yung prayer life, hopefully and with God's grace, lahat grasya ng Diyos eh. Hindi yung ikaw ang may gusto. Kaya yung mga tao, ngayon ko na-realize sa recollection na ibinigay ni Bishop, kaya nadi-disappoint kasi pakitang tao. Kasi sila lang yung may gusto. Pero pag ang Diyos ang bumulong sa iyo, ang Diyos ang kinausap mo, ang
pag meron tayong ugnayan sa Diyos, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Kaya nga sabi ni Bishop, kaya mo yung nagagawa dahil sa Diyos, dahil sa grasya ng Diyos. Kaya ang dapat pasalamatan, ang Diyos, purihin ang Diyos. Sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan, siya ang nagbigay sa atin ng wisdom, siya ang nagbigay sa atin ng grasya na magbigay, magbahagi. Yun lang. And talagang... Tama ka, Bishop. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. Oo, sa mission nito, maraming pasalamatan natin ang Diyos, no? At magpapasalamat din tayo sa mga taong tumutulong at nagsusuporta. Katulad ako, magpapasalamat ako dahil umabot na tayo ng 1,200 followers in less than one year, no? So, maraming salamat talaga, lalo na sa Metro Manila. Nagulat talaga ako. Lumaki talaga tayo sa Metro Manila, no? And today, I saw somebody new, but I'd like to make mention, taga-US siya watching, Miss Regina Orbita. Salamat po at nanonood ka. At sana po makontinue mo i-share itong program na to sa iba. Ang bilis na oras, Lilibet, it's 3:56 already, no? Ang dami pa natin gustong pag-usapan, kaso medyo bitin na tayo sa oras. But the talk of Bishop Victor was so powerful, especially in terms of humility, acknowledgement and affirmation, no? In fact, nabanggit nga niya, pati yung mga bata, nagsusumikap yung bata, pagkatapos, pagdating sa bahay, iba yung attitude. Parang mea culpa, ganun din tayo minsan, di ba? So, iba na ang generation ngayon. We are being taught by our children to affirm. So, we are also being taught to be affirmative to others, no? And, lalo na yung trabaho natin sa Diyos, minsan hindi ito, hindi tayo masyadong ina-acknowledge, no? So, ito pag-hosting, pag-a-anchor, pag-produce, kung ito'y commercial, ang dami-dami mo ng pahuri, everything, no? But because it's religious, ano, bihira, but hindi bale. Lahat naman ng bangko natin nasa Diyos, di ba? So, bahala ka na, Lord. Kami ni Joji, we are stepping one step at a time each day. And we are surprised na pare, obispo, madre, lay are just coming in one day at a time. Kaya nabubook na tayo hanggang June and everything, no? In fact, baka by June, mag-change tayo to really connect the Divine Mercy into the vision of the whole Catholic Church na. So, doon na tayo papunta, and we have already invited some priests to talk about the Synod of Synodality. Ay, nako, sakit sa ulo ko kasi hindi ko talaga siya naintindihan. Kaya nagtawanan kami ni Joji. So, para maintindihan, kailangan dalhin natin ay isang pare na mag-i-explain sa atin na lahat ng ating ginampanan, ma-divine mercy man tayo, ma-El Shaddai man tayo, we are part of the bigger church, which is the Catholic Church. Okay. So next week, please be with us kasi mag-shift tayo. Meron tayong testimony next week in the person of the lay coordinator of the National Capital Region of the Divine Mercy Philippines, Ms. Tita Bauca. So yung buhay niya is a testimony of bakit siya nasa Divine Mercy and everything. Napakaganda ng testimony niya. So I hope our listeners will also join us again next week. And hopefully, Ms. Joji Iragan-Bian will already be here. So Joji, hi. I hope nandito ka na next week. So please be with us with Ms. Tita Bauca, again, the lay coordinator of the Divine Mercy Philippines in NCR. So maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto man namin i-extend ni Lilibet, marami pa kami ikwento, pero wala ng oras, ang bilis-bilis. So Beth, what do you want to say? This is Lilibet Quintos from the Divine Mercy Place of Prayer, Diocese of Gumaca. Okay, so with Jojo Ilagan-Bian, this is Aida Manasan at the Hour of Three. We'll see you again next week. Good afternoon at maraming salamat po. Bye.
The preceding was a paid program. The views and opinions expressed do not reflect those of Talk Live Channel.